sa mga stand-up Parang ano. And walang, having... Oo, mahirapan siya na daw. Pero we'll never know eh, kasi siyempre recently may changes din kay Popol and Pupa. Sabi na ayos na daw yung item, okay, iteming kay Popol and Pupa. And quick rundown, Todo Manila has Majotricia sa kanyang Nina, Aggie sa kanyang Esmeralda, impressive sa kanyang carry and work para sa kanyang X-Borg and JP sa kanyang Popol and Pupa. For the side of Cebu City, we have Sinigang for the, yeah, Sam's for Sinigang, balik na din, no? Sam's for Sinigang, Rock for Hans, Uranus for Azure, Kimi for Abon, and Natalia for Ains. And ano namang ganap natin so far? Medyo bawas po sa ang buhay. Oh, there goes a good invade by Azure. However, ito na nga, sa counter invade po ang team ng Todo Manila to take the blue buff. At ito ang abot ba? There goes the pasukan. At ayun na nga po, ang nakakuha po ng buff na yun ay yung Popol and Pupa. But there is a Natalia to kill the Popol and Pupa. Hindi ka makakatakas. Carry strike to take down Natalia. Nagtago na sa tapasin. Ito po si Kimi having the free hit. Kulit masyado pang mahila ang kanyang physical damage, mga kaibigan. At ito, si Natalia, it's time to take down. Uy, nagpintis yung first kill niya. Sayang! Sayang, nagmintis yung first kill niya. It should have been a good kill by Natalia. However, there was an error sa kanya pag first kill. Sayang po yun. Kinabahan. At ayun na nga po. Exactly, naago po ni Impressive. Oy! Grabe! Level 1 pa lang tumutunaw na. Ay, 1:30 seconds pa lang tumutunaw na po ng drops Impressive, mga kaibigan. 2 kills for Impressive. Ito na, nabubawing talaga. 3 people try to take down the Tams and they are successful. Grabe yun ah. Kalagaan ko okay. ML na ML ang Tondo Manila. Wala, they're not giving any room para sa Cebu City para makahinga. Ito ah. Isa lang sa, Cebu City got the grump. But it seems like early game time, ina-expect ko na diretso eh. Diretso sa invade ng buff, supposedly yung Cebu City doon. Pero teka lang, naku po sa SD ito! Yung spree pa nga para grabe impressive. Grabe naman. Ito na nga po, susubukan pumatay! Uy! Napa-asim doon si Papi Kimi. Napatay din po siya, mga kaibigan. Medyo they're playing the Kimi a very, very... I don't know ha. Ako, I wouldn't suggest na mamatay yung core more early stages of the game. Lalo na kung ikaw ay may balak mag-funnel. Kasi every time na namamatay yung core mo, malaking tera yung nawawala sa kanya. So, at lumalabang lang yung kalaban natin. Kalaban niya dyan, ano? And ayan na nga po, 3 minutes. Okay. Oh, to my thought kanina, no. So Cebu City got the grok, but unfortunately, invade wasn't the first thing that they did. They cleared the minion waves in the middle lane first before going for an invade. And I think yun yung advantage na hindi nila na utilize later on. Early on. Pero teka lang, nakuha ba invade again from Manila? There goes the retribution by Popo and Gupat. Nakuha po niya ang blue buff doon. At mukhang wala pong makuwang buff ang Kimi at the early stage. Ito mula ngayon, no? Hindi pa siya nakakuha ng buff ulit. Actually, mula nung nag-start ang game, hindi pa siya nakakuha ng buff. Kasi ang nakakuha for the side of Cebu was Uranus kanina. At ito, makakuha na nga po ang Turtle. The last insanity kinagalit ko. Last hit, ngunit hindi. Napakagaling po ni Grok doon pang last hit ng Turtle, no? Sinubukan ng X-Borg na pang-last hit yung kaya last insanity. However, Grox wild charge was even more better. At ito na nga po, nag-charge ng Falling Star Moon. Ngunit walang tinamaan. Nagdamo lang po ang ating Esmeralda. However, sa taas po, nakita po natin nakatakas ang Natalia doon sa kamay ng X-Borg. While he was able to take down a very, very fat carry there. Uy, grabe yung habol nila kay ano. On the Manila team's playstyle is definitely just go for invade, get heroes good for invading. At ito na nga, ganap na naman dito sa jungle camp na Cebu City, no casualty there. But meanwhile, on the Manila is not stopping on even securing and invading itong top lane ng Cebu City. Alam mo, yan lang strategy ng Tondo Manila ngayon eh. Aha, tama ka dyan, ano? Siyempre, ayaw naman siguro nila maglabas. At ito na nga po, nagkakahabulan na po. Uy, grabe naman yun. Nagkakahabulan na nga po, no? Ngunit, uy, tamang bamba. Oh, there goes the execute.
stun execute by Selena. Tumitigil-tigil pa daw si ano eh si Natalie. Anyway, ito na nga po, Tondo Manila is now being is able to take down the second tier team tower. Second tower sa gitna ng Cebu City. Last insanity, unit, ito na nga. Hirap na hirap. There goes the first kill of Selena. Ano, 9 to 10 minutes. At ito na nga po, at least naka-score ang Cebu City right now. Ano? 3-14. Pero parang gusto may record 0-17 na gawin dito ng Tondo Manila. Ay, that's true. Kumbaga, at saka nabasag ng tower ng Cebu City ngayon. Oo naman. Tier 1 sa bottom lane. Kanina pero, wala eh. Di ba? So tingin mo may chance pa ang Cebu City na makabalik nito or makakambak? Feeling ko wala na. Oo, kasi number 1 wala silang malaking ano. Wala, to be honest ha. Kimi is one of the MMs na kailangan mo ma-utilize at the early stages of the game. Pag hindi ka nakapugo ng Kimi, it falls off later. It falls off later, mahihirapan ka. Tapos, Oy! Grabe lang yung turtle steel noon. Grabe sa turtle steel. Pero kahit na makagaw, at eto na nga pa, namatay siya. Kahit na makaagaw sila ng turtle, makaagaw sila ng... Although magkakakuha sila ng gold doon, no? Cebu City also lacks yung mga crowd control for team fights. So definitely lugi pa rin. Hindi sila sa lugi, pero wala sila yung parang pang game-changing. Like, Kufra, yung tatlo makakuha mo, may stun mo. So tingin mo, Alex, if Granger yung nakuha dito or kinuha ng Cebu City instead of Akimi, may chance pa sila makabawi or maging iba yung situation? Hindi rin eh, kasi hindi. Granger, mahirapan siya doon. Oo. Talagang in-earlyhan eh. Para kahit anong kunin mo, mahirapan ka. Kasi nagawa, kumbaga nagawa ng Tondo Manila yung playstyle nila. At there goes the last insanity. Pumasok po sa tatlo. Ngunit wala po napatay. Tamang hawi lamang. Natalia is doing the cleanup. Napatay po siya sa export, mga kaibigan. At ngunit, hindi pa rin po hihinto ang Tondo Manila. Tamang bakbakan lang. Esmeralda lang mamama kahit babae siya. Ito po, there goes the stun by Selena. Ganda po ang pagkakasta niya doon. Kintang-kita naman. Godlike na yung Selena. Kanina, silver to. Ah, kaya siya yung godlike. At sabi ko na eh, Selena talaga eh. Gusto nang mag-lunch ng Tondo Manila. Tatapusin na rin yung game. Wala pang 8 minutes, guys! Wala pang 8 minutes! Naku po! Nabit ba nila yung record nila? Oo, nabit nila. Kanina umabot ng 8 minutes pataas eh. Ngayon wala pang 8 minutes. Wala pang third turtle. Tinapos na nila.